Good morning. Nandito tayo ngayon sa aking maliit na tindahan, guys. At ito, kabubukas lang natin. Wala pa tayong kasama, wala pa yung aming tindera. O, mga 6:30 siya darating yung isa, then yung isa 7:30. Kasi yung sa opening, yung sa closing naman. So, magkaiba yung oras nila. Isang 6:30, isang 7:30 yung pasok. So, ako naman, maagap dito, 5:30 in the morning, minsan alas 5, lalo na pag may mga okasyon, maagap ako dito. So, ito yung aming tindahan. May bumili na kanina pero hindi ko na i-record. Hindi ako nakapag-set up agad ng camera. So, wait ko yung aking tindera. Then, mga 8 o'clock, alis na ulit ako, uwi na ako ng bahay. So, yun yung routine ng trabaho ko dito sa aming maliit na tindahan. Actually, 12 years na kami dito sa aming store. At ang aming unang tinda talaga ay processing na seafood at mga cold cuts. Kasi supplier po ako ng mga resort, hotel na mga taga rito lang sa mga parting sa amin sa Quezon Province. So, after 12 years, after pandemic, ay nag-isip kami na dagdagan namin yung aming paninda ng mga groceries na related po dun sa aming products. So, ito po yung aming mga tinda ngayon. Ayan. So, yun yung aming mga kalapit ng mga tindahan. At tatlong corner for grocery yan. So, after 12 years, saka namin na isip na maglagay din ng mga groceries. Nung nag-umpisa yung palengke, meron na kami pwesto. Pero wala pa itong store na ito. Pali ang unang pwesto ko yung sa islaan, sa wet. Kasi yun talaga ang nakakuhay ko. Before, magkaroon ako ng pwesto dito, supplier po ako ng isang concessionaire ng SM Supermarket at saka ng Walter Mart Supermarket. So, everyday nagpapadala ako ng namibili ako sa dalahikan at paano kilala ko sa dalahikan. Tawag sa akin si Dos Lito ng SM. Kasi yung aking pong mga pinamili ay binabagsak ko sa isang concession at sa Manila na dinidistribute naman nila araw-araw going to SM Supermarket at Walter Mart Supermarket. So, yun po yung aking buhay talaga. Then, nung nagkaroon po ng bagong palengke dito sa Lukban, dahil dito na po kami nakabase, hindi po kami talaga taga rito. Nagkaroon na kami dito ng kakarte. So, nung nagkaroon ng bagong palengke dito, ginrag po namin magkaroon ng pwesto sa palengke, sa istahan. So, yun po. Yun, hanggang sa ngayon. 15 years na amin sa isdaan dito sa pwesto nito ay almost 12 years na. Ito yung mga buhay na dati rin akong sa mga OFW then yung kami ng special na anak at gusto ko na kasama kasi kami ko siya titigil sa pagkatrabaho kasi siya isang teacher ako yung isang OFW. Sabi ko sige ako na lang. Yung pagtigil ko po sa aking pagka-apto, yung pera na po. So, mag-supply ng sipo sa kanila. So, yun. Kumain na po. Una, hindi ko talaga alam na pagbibili. Observe mo na ako ng almost 2 weeks bago ko natutunan yung trend ng pamili sa dalahikan po. Una, pag bumubulong ako, napapamahal yung aking presyo ng isda kasi hindi pa nga ako sanay. Kalaunan, okay. Yun yung talagang naging hanap buhay ko. Siguro hindi talaga ang binigay ni Lord. Meron kami na agal-agal na isang special child. Pero kahit yung siya yun, ay laging normal naman yung aming buhay.
So, yun lang guys. Maraming salamat po. At sana nag-enjoy kayo sa manunod sa akin. At yun po sa mga pagkakalan sa aking channel. Pag-like lang po. Pag-subscribe at siyempre. Pakita rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga bago kong nilalabas natin. Maraming salamat po. Bye-bye.